Pinakakasuhan po ng Senate Blue Ribbon Committee sina Health Secretary Francisco Duque III, negosyanteng si Michael Yang, pati ilang opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation at Procurement Service ng Department of Budget and Management. Kaugnay po ito ng kontrobersyal na Pharmally deal, pati si Pangulong Duterte ay gustong panagutin ng komite. At nakatutok live si Mav Gonzalez. Vicky, nilabas na nga ng Senate Blue Ribbon Committee ang report sa investigasyon ukol sa umano'y maanomalyang pagbili ng COVID-19 supplies ng gobyerno at sinasabi sa report na may pananagutan dito si Pangulong Duterte. Ayon sa report, sa halip daw kasi natulungan ang Senadong imbestigahan ang issue, pinili ni Pangulong Duterte na i-discredit ang Commission on Audit, takutin ang Senado at mga senador at bawalan dumalo sa mga pagdinig ang mga opisyal ng ehekutibo. Tinaydor din daw ng Pangulo ang tiwala ng publiko dahil sa pag-appoint ng Chinese national na si Michael Yang bilang presidential adviser at pagtanggap na isang korporasyong pag-aari ng isang pugante sa Taiwan at may kinalaman kay Yang ang nakakuha ng kontrata sa COVID supplies ng bansa. Ayon sa committee report, ang pinakamalaking tanong ay bakit ang bilis depensahan ng Pangulo ang mga taong malalapit sa kanya nang malink sila sa issue. Kasama sa mga inirekomenda ng komite na sampahan ng kasong kriminal, sina Health Secretary Francisco Duque III at mga opisyal ng Procurement Service ng DBM, kasama ang dating head nito na si Yusek Lloyd Christopher Lau at ngayon overall Deputy Ombudsman Warren Leong dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law. Sabi sa committee report, imbis na siguruhing available ang crucial supplies, inuna raw ng ilang tauhan ng gobyerno na kumita sa pagbili ng overpriced equipment at pagpabor sa isang umano'y unqualified at undercapitalized na kumpanya sa tulong ng foreign citizen na presidential adviser. Hindi rin lusot sa iba't ibang kaso gaya ng estafa, perjury, falsification of documents, disobedience to summons, paglabag sa Bayanihan Tuhilas 1 Act, Revised Corporation Code at Government Procurement Reform Act, ang ilang opisyal ng Pharmally na sina Lincoln Ong, Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Crizel Mago at Wang Suyen. Ipinadedeport naman ng komite si Michael Yang at dalawa pang Chinese national na kasama sa Pharmally na sina Lin Weixiong at Xing Jinke. Vicky, sa ngayon sinisikap pa naming makuha ang panig ng Malacanang, Pharmally at iba pang opisyal na pinakakasuhan ng Blue Ribbon Committee, pero nagbigay na ng pahayag ang abogado niyang na si Attorney Raymond Fortun. Ang sabi niya, wala raw legal o factual basis ang conclusion sa report. Hindi po ito ginawa in aid of legislation, kundi para raw sa re-election. At hinihintay raw niyang na hawakan ng isang anyay impartial investigation body ang kaso. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Nagbigay na rin ng pahayag si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ng magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani at ni Lincoln Ong. Hinamon niya sina Gordon na tumigil na at hayaan na raw gumulong ang justice system. Sa hudikatura raw ay matitiyak na mabibigyan ng patas na pagkakataon ang kanyang mga kliyente. Naniniwala siyang mababasura lang sa korte ang mga aligasyon.